Hello po mga ka-tech! For today's video, i-review po natin ang Wi-Fi 6 router na ito from Redmi. Okay, so ang video na po na ito ay sponsored by Banggood at pinadala nila itong Redmi router para matest natin. Now, kung gusto nyo pong mag-shortcut sa mga testing natin, ito po yung timeline. Okay, so quick tutorial muna tayo sa sponsor natin. So, madali lang bumili sa Banggood, guys. Bisitahin nyo lang po ang website nila na www.banggood.com and then mag-sign in or mag-sign up para sa inyong account. At i-update nyo po ang inyong country at currency to Philippines or peso at mostly automatic na po ito. So, after po nyan, pwede na po kayo maghanap ng gusto nyong products at sa pagbili po, click nyo lang po ang Buy Now or Add to Cart. Now, para makapag-check out, click nyo lang po ang cart icon and then select nyo lang po ang product at i-click ang proceed to checkout. Pagkatapos ay input nyo po ang inyong shipping address and then pwede rin po mag-apply ng voucher or coupons. Pagkatapos ay i-select ang payment method at last ay i-click ang place order. So ganyan lang po ka-basic ang pag-order sa banggood.com. Now going back po sa ating review, so first check muna natin kung ano ang laman ng box. So ito po siya. And then, meron itong power brick, ang router, and then ang guides. So, yan lang po ang laman ng box. Now, dito naman po sa router, meron po siyang apat na antenna. May logo ng Redmi sa gitna. At supported nito ang 2.4 at 5.0 GHz Wi-Fi dahil syempre, naka Wi-Fi 6 po ito. At meron po siyang tatlong LAN ports at isang WAN port sa likod. Sa pag-setup naman po, connect lang po kayo sa Wi-Fi and then lalabas po ang pop-up na ito para sa Mi Wi-Fi setup. Then click nyo lang po ang blue button na ito and then sa next page ay ang pag-change password. After nyo pong ma-input ang password, click nyo lang po ulit itong blue button at lalabas po ang Wi-Fi information. Pagkatapos nyo pong maset ang password, connect po kayo ulit sa Redmi Wi-Fi gamit yung password na naset nyo po. At from that, pwede na po itong gamitin. Now para naman po sa admin UI, i-access nyo po ito gamit ang 192.168.31.1. Now, sa page na ito po ay puro Chinese ang kanyang language at ang pwede nyo pong gawin para ma-convert ito in English ay ang pag-install ng Google Translator na extension. At i-click nyo lang po ang Translate this page. Now, dito sa page na ito po, pag na-translate nyo na po into English, input nyo lang po yung password na naset nyo kanina and then click Enter. So ito po ang kanyang admin UI, meron po itong common settings and then turn on nyo po itong Momimo or ang multiple user, multiple input para mas gumanda ang experience nyo para sa mga Wi-Fi 6 supported devices. Then supported din po ito ng combined frequency sa 2.4 at 5.0 GHz Wi-Fi. So yan po ang ibang settings, Wi-Fi, internet settings, security, LAN at system. Dito naman sa advanced settings ay meron itong speed limit settings, DDNS, port forwarding at VPN. So yan yung sa admin dashboard po. Okay, so itong Wi-Fi 6 po guys ay ang latest Wi-Fi version ngayon. So available na ito mostly karamihan sa mga mid to flagship phones, laptop at iba pang mga devices. Meron din po palang Wi-Fi 6E pero focus muna tayo sa Wi-Fi 6 dahil hindi pa marami yung Wi-Fi 6E. So, ang advantage nitong Wi-Fi 6 is mas mabilis at mas maraming devices ang pwedeng sabay-sabay na mag-connect without congestion or traffic. And then, less signal interference din po ito versus sa old Wi-Fi dahil may sarili po itong daanan di tulad ng sa dating mga Wi-Fi. So, for example, dito sa Wi-Fi na ito, especially dito sa 2.4 GHz Wi-Fi, pag maraming signal po sa area, humihina po yung connection dahil congested na po siya at naghahanap pa ito ng signal na siyang nagpapabagal ng connection. Pero itong Wi-Fi 6, meron po siyang sariling daanan or parang naka-color coding po siya para mas madaling mahanap ang Wi-Fi at para walang sagabal sa connection. So, yan ang isang advantage niya. Now, para naman po magamit natin ang advantage ni Wi-Fi 6, kailangan natin ng devices na supported ang Wi-Fi 6. So, sa akin po, dalawang Wi-Fi 6 devices lang po ang meron ako. Na ang pinaka-the-best na example na mabibigay ko po sa inyo ay ang pag-send ng files gamit itong Wi-Fi 6 router versus sa default. Yung plan ko po pala kay Globe ay 2899, so 125 Mbps yung speed.
pero umaabot ng 150. So yan yung plan ko po at i-connect natin ang Redmi dito gamit ang Cat 8 LAN cable from Ugreen. So ang gagamitin ko pong app sa pag-transfer ay ang premium na Share It, and then sa pag-speed test naman po ay ang Wi-Fi man. So 3.10 gig video file po ang ating gagamitin sa lahat ng test. So dito sa first test po natin, gamit ang 2.4 GHz Wi-Fi from Globe, sobrang hina po ng transfer po niya. Umabot po ng 29 minutes and 23 seconds. Now dito naman po tayo sa Wi-Fi 6 na Redmi, same file again na 3.10 at nasa 2.4 GHz Wi-Fi. At natapos lamang ito in just 9 minutes and 42 seconds. So sobrang laki po ng improvements. Next naman po ay sa 5 GHz Wi-Fi. First ay dito sa Globe router natin. So kung makikita nyo po ngayon, sobrang lakas po ng 5 GHz at natapos lamang ito in 3 minutes and 12 seconds. Now dito naman po sa Wi-Fi 6 Redmi natin, mabilis rin po at natapos lamang ang 3.10 gig file in just 2 minutes and 34 seconds. Na nag-send tayo ulit para ma-check natin kung same pa rin ba ng results. First ay sa Globe router at natapos ito in 3 minutes and 4 seconds. Next ay dito naman po sa 5 GHz na Redmi, then natapos lamang ito in 2 minutes and 32 seconds. So hindi masyado malayo yung pinagkaiba nila, pero may improvements talaga sa Wi-Fi 6. So next test naman po natin ay gamit ang Wi-Fi man. So first ay sa file transfer speed. So first run sa 2.4 GHz Wi-Fi ng Globe router. Test tayo from iPad to iPhone. So ganyan po ang speed niya. For download is 13 Mbps. And then sa upload ay sobrang hina na 4.3 Mbps lamang. Next ay from iPhone, 2.4 Mbps lang ang download. And then yung speed sa upload naman ay 1.3 Mbps lamang. At again, file speed po yon. At ito naman po sa speed test ng internet. So ito ang sa iPad, 85 Mbps download. And then 113 Mbps sa upload. And then sa iPhone naman is 2.9 Mbps na download at 24.6 Mbps na upload speed. Then ito naman po pala pag pinagsabay natin sa speed test ng internet. Ito yung sa first run. And then ito naman po ang sa second run. So yan po ang sa 2.4 GHz Wi-Fi ng default router natin na Globe. So next naman po ay sa 2.4 GHz ng ating Wi-Fi 6 na Redmi. So first ay sa internet speed test muna tayo. Ito yung sa iPhone. 78.4 Mbps download and then 126.3 Mbps sa upload speed. And then sa iPad is 132 Mbps download at 165 Mbps sa upload speed. So malaki po yung improvements niya. So ito yung sa second test. At kung mapapansin nyo is mas okay talaga yung speed sa 2.4 GHz ni Redmi versus sa 2.4 GHz Wi-Fi ni Globe. So next naman ay sa file transfer. So first ay dito sa iPhone to iPad. Meron siyang speed na 56 Mbps download at 30 Mbps na upload speed. Sa iPad naman to iPhone, meron itong download speed na 55.4 Mbps at upload na 53.9 Mbps. At again, nasa 2.4 GHz po ito. Now, dito naman po tayo sa 5 GHz band. So first ay sa internet speed muna tayo with Globe router. So gamit ang iPhone, meron itong 150 Mbps na download and then 49 Mbps na upload speed. At ang sa iPad naman, meron itong same na download speed na 150 Mbps. Then sa upload ay 89 Mbps. Then ito naman po ang speed pag pinagsabay. Ito yung sa first run. Yan yung speed niya. And then ito naman po yung sa second run. Next ay sa file transfer speed naman po tayo. First ay from iPhone to iPad. So yan yung speed po niya sa download. So yung speed po niya sa download ay umaabot ng 169.2 Mbps at sa upload naman ay 92 Mbps. Sa iPad naman po to iPhone, meron itong 196 Mbps download and then 86 Mbps na upload. So almost same lang po sila, vice versa. Next ay dito naman po tayo sa Wi-Fi 6 Redmi router natin. First test ay sa internet muna. Sa iPhone, meron itong 150 Mbps na download and then 67 Mbps na upload speed. Sa iPad naman, 155 Mbps yung download and then sa upload ay 57 Mbps.
Now, sa file transfer speed naman po tayo. Ito po yung sa download, umaabot po ng 250 Mbps, and then 105 Mbps yung sa upload speed. So malaki po yung improvements niya. Dito naman po sa iPad, yung download speed ay 201 Mbps, while sa upload ay 207 Mbps. So okay na okay yung speed po nitong Wi-Fi 6. Then ito naman po ang second test natin. Ito ang sa iPhone. So yan po ang speed niya. Ito naman po ang sa iPad. Medyo bumaba po siya pero malakas pa rin po compared sa default router natin. So sa internet, ito naman po ang speed pag pinagsabay. Ito po yung sa first test. Ito naman po ang sa second test. So dito sa internet speed po, almost same lang po sila sa default router natin. Mas maganda sana kung meron tayo mga internet na GB yung plan or sa speed para mas makita ang pagkaiba. Pero ito lang po ang meron sa akin ngayon. Okay, so yan po ang test natin mga ka-tech, at so far based sa experience ko is okay naman po siya. May mga time na nagdi-disconnect ito, at ang ginagawa ko lang ay nire-reconnect ko lang po yung wifi at bumabalik naman po siya sa normal. Now ang question po dito is kung kailangan nyo po ba talaga ng Wi-Fi 6 routers. So magdidepende po ito sa ISP plans nyo at sa devices nyo po. Kung supported po ng Wi-Fi 6 ang mga devices nyo, mas maganda kung naka Wi-Fi 6 na rin po kayo na router. Pero kung ang devices nyo po ay hindi pa po supported ang Wi-Fi 6, is siguro huwag muna kayong bumili or mag-upgrade, at stick muna kayo kung ano ang nasa sa inyo ngayon. Dahil baka bumaba pa yung mga prices ng mga Wi-Fi 6 kapag meron na kayong mga devices na supported si Wi-Fi 6. Another reason din po para bumili kayo ng Wi-Fi 6 router is kung naka-default pa yung modem nyo tulad ko. So, sa ganitong setup po, makakatulong po sa pag-distribute ng Wi-Fi ang inyong extra router para po hindi maging congested sa main modem o router, para makapagpahinga naman po yung main modem at hindi madaling masira. Plus kung old modem pa yung gamit nyo, is maganda rin na mag-upgrade na rin po kayo, para naman po makuha nyo yung mga bagong settings tulad ng pag-limit ng mga speed. So magandang bumili ng extra router, at mas maganda kung naka Wi-Fi 6 ready na rin ito. So yan lang po ang video natin for today mga ka-tech. Sana meron po kayong natutunan, at kung meron pa po kayong mga questions, suggestions, at recommendations, i-comment nyo lang po ito, at pwede rin po kayong mag-join sa ating Facebook group na Balastic ng Bayan kung meron po kayong gustong i-share ng mga tech-related news. So yan lang po mga ka-tech, at salamat po.